pugad, nagawa sa laway ng ibon at iba pang nakakabilib na bahay na gawa ng mga hayop. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang shelter o tirahan ng isa sa mga pangangailangan kasabay ng pagkain at tubig para sa mga tao at hayop. Isa ito sa mga pinaka-importanteng element para mabuhay. Kung mayroong mga magagarbong arkitektura ang ilan sa mga bahay natin, di rin pauhuli ang ilang species ng hayop at insekto sa animal kingdom. Bukod sa pagtatagpi-tagpi ng mga bahay na ito para sa pangangailangan, ay sobrang nakamamangha rin ang ganda at komplikado ng mga design nito. Kaya naman, tara, silipin natin ang 10 nakakabilib na bahay na gawa ng mga hayop at insekto. Number 10, Weaver Bird Nest o Bioweaver. Bukod sa taglay na ganda ng mga balahibo ng mga bioweaver mula sa India, ay mas kilala sila sa agaw pansin nilang pugad. Nakakalain mong gawa ng isang professional designer. Makikita ang mga pugad na ito na nakasabit sa mga sanga ng puno na hinabi ng mga lalaking bioweaver. Kadalas ang nagsisimula ang paggawa nito bilang paghahanda para sa mating season na paraan din nila para maka-attract ng potential partner. Samantala, ang mga babaeng bioweaver naman ang responsable sa pagdidisenyo ng interior ng pugad. Tinatapalan nila ng putik at dumi ng baka ang pader nito. Bukod sa gandang taglay nito, ay 100% waterproof din ito at kayang makasurvive mula sa malalakas na bagyo. Number 9, Beaver Nest. Kilala ang mga beaver bilang second largest rodent in the world at sa kanilang pagiging natural na woodland engineers o engineer ng kakahuyan. Bukod sa pagkain ng mga sanga at tangkay ng puno, ay ito rin ang ginagamit nilang resources sa pag-construct ng kanilang nest. Hanggang 9 na beaver ang pwedeng tumira sa isang beaver nest. Binubuo nila ang mga bahay nila ng madiskarte sa mga ilog, lawa, streams at creeks para maproteksyonan ng kanilang komunidad laban sa mga predators. Ang nakamangha rito ay nagpapatuloy ang pagmimaintain ng mga beavers sa kanilang pugad hanggang sa mga susunod na henerasyon. At critical ito para sa kanilang continued survival bilang isang species. Dahil din sa lokasyon nito, malaki ang role ng mga pugad ng beaver sa paligid nito at kalaunan ay nagiging parte na ito ng natural ecosystem ng environment na yun. Number 8, Deer Falcon. Ang deer falcon ang pinakamalaking uri ng falcon sa mundo. Isa rin sila sa mga pinakamabangis na predator sa High Arctic kung saan sila matatagpuan. Hindi tulad ng ibang ibon, hindi mismo ang mga deer falcon ang gumagawa ng mga pugad nila. Sa halip ay kinukuha at pinagpupugaran nila ang mga existing na nest o gawa na pugad ng ibang bird species gaya ng mga raven at golden eagle. Dahil sa low vegetation kung saan matatagpuan ang mga deer falcon ay sobrang basic lang ng construction at itsura ng mga pugad na nahanap nila, na kadalasang gawa sa mga tangkay ng puno na kinovera ng lupa. Ganun pa man ay nilalagyan ng parehong male at female deer falcon ng kanilang sariling touch ang nahanap nilang pugad sa pamamagitan ng pagkaskas dito. Nagpapalipat-lipat sila ng mga puno at bangin hanggang sa makahanap sila ng angkop na lokasyon para magsimulang magbreed. Number 7, Japanese Pufferfish. Sa kailaliman ng dagat ay nag-i-exist ang shelter ng mga Japanese pufferfish na sa sobrang misteryoso ay kahit ang pinakamagagaling na naturalist at scientist ay hindi malaman kung ano talaga mga ito ng halos isang century. Nang madiskubre ng mga scuba divers ang mga kakaibang crop circles sa ilalim ng karagatan ng Japanese Pacific ay inakala nilang mayroong bagong specimen ng underwater creature na gumawa ng mga ito. Sa loob ng ilang taon ay maraming teorya ang nabuo tungkol sa mga crop circles na ito, kabilang na ang mga sea monsters. Tsaka lang na-debunk ang mga teorya na ito nang masaksihan ng mga scientist ng actual ang pagbuo rito ng mga Japanese pufferfish. Napag-alamang ang nesting habit na ito ay ginagawa nila upang maka-attract ng potential mate tuwing mating season. Tinatrabaho nila ang mga patterns na ito ng 24 hours a day sa loob ng isang linggo, dahil kung hindi ay mawawash away ito ng alon. Number 6, Orb Weaver, Spider. Alam natin na isa ang mga gagamba sa pinakatalentadong architect sa Animal Kingdom na makikita sa mga sapot nito. Ang mga Orb Weaver Spider ay kilala sa detalyado at komplikado na disenyo ng kanilang sapot na mayroong spiral wheel shape pattern. Ang construction ng mga web ng mga Orb Weaver Spider ay nagsisimula sa pagpapalutang ng linya ng non-sticky silk sa hangin papunta sa isa pang surface. Pagkatapos noon ay isa-secure nila ang linyang nabuo at magdadagdag ng panibago mula sa center para makabuo ng Y-shape. Ang finishing touch ng spiral web na ito ay ang paglalagay nila ng malagkit na capture silk. Nakasalalay ang success rate ng mga orb weaver spider sa pagkakahuli ng biktima o prey sa quality ng mabubuo nilang web o sapot. Number 5, Common Tailor Bird,
hindi lahat ng ibon ay gumagamit lang ng mga tangkay o tuyong damo sa paggawa ng pugad nila. Sunod sa pangalan nito ay pinagtatahi-tahi ng mga common tailor bird na matatagpuan sa mga tropical ecosystems sa kabuuan ng Asia. Ang mga dahon, sapot ng gagamba, damo at plant fiber upang makagawa ng pugad. Ang nagsisilbing bubong at pundasyon naman ito ay malalaking dahon kung saan tinatahi nila ang mga gilid upang maging stable at matibay ito. Ang structure at material na ginagamit sa pagbuo ng pugad ng mga common tailor bird ay nagbibigay ng dagdag na camouflage. Number 4. Weaver Ant's Nest. Kilala ang mga langgam sa kanilang pagiging masipag, umulan man o umaraw. Ang isang species ng mga langgam, ang mga weaver ants mula sa Australia, ay kilala rin sa pagiging isa sa mga pinaka-cooperative na colony ng nest builder sa mundo. Dahil sa taglay nilang teamwork, ay kayang magtrabaho ng sama-sama ng libo-libong weaver ant para magdikit-dikit ng mga dahon at buuin ang kanilang nest. Ang first phase sa kanilang paggawa ng pugad ay ang pagsasurvey ng potential nesting leaves. Kapag na-bend na ang isang dahon ng ilang langgam, papunta sa isa pang dahon ay magtutulong-tulong na ang iba pang workers sa susunod na phase nito. Nagpo-form sila ng chain sa pamamagitan ng pagkapit sa bewang ng isa't isa upang mapagdikit-dikit ang mga dahon. Pagkatapos nito ay kumukuha sila ng larva mula sa existing nest at ginagamit ang silk na mula rito upang idikit sa isa't isa ang mga dahon at mabuo ang nest. Hindi rito natatapos ang trabaho ng mga weaver ants dahil patuloy silang gumagawa ng panibagong nest para palitan ang mga luma at sira na pugad. Number 3. Hammercup. Nakakita ka na ba ng pugad na may laki at lakas na kayang suportahan pati ang tao? Ganito ang pugad ng bird species na hammercup mula sa Africa. Magkatulong na binubuo ng mga male at female hammercup ang kanilang pugad at nagko-communicate sila sa isa't isa para masiguradong pasok sa kanilang requirement ang construction nito. Gumagamit sila ng mga sticks para sa platform at putik bilang pandikit bago gumawa ng pader at bubong. Meron itong hugis dome na entrance na mistulang entrance ng kuweba na nag-iiba-iba ang height depende sa environment na pinagtayuan ito. Buong taon ang pagbuo ng mga hammercup sa kanilang pugad. Ang isang pares ng hammercup ay kayang bumuo ng hanggang 5 pugad sa loob ng isang taon. Tinitira nila ang mga ito ng maikling panahon bago lumipat sa panibago o hindi kaya ay bumabalik sa dating nest at inaayos ito. Number 2. Honeybee Hive. Isa pa ang mga honeybees sa mga pinakamasisipag na hayop sa Animal Kingdom. Malamang ay nakakita ka na ng hive ng isang colony ng mga honeybees. Sa loob ng mga pulot-pukyuta na ito ay nagtatago ang mga halos perpekto na geometric na hexagonal patterns kung saan nila ginagawa ang mga honey. Maging ang mga scientist ay namamangha sa abilidad na ito ng mga honeybee. Karaniwang finoform ng mga honeybees ang kanilang hive sa mga puno, kahoy, bato at iba pa. Merong 6-side tubes ang mga hives na ito na siyang nakakatulong sa paggawa ng honey. Pinaform nila ang mga hexagonal shaped cells sa loob ng hive gamit ang pulot at propolis na kinokolekta nila mula sa mga tree buds at siyang nagsisilbing glue na nagdidikit sa mga honeycomb. Number 1. Edible Nest, Swiftlet. Pugad? Na pwedeng kainin? Meron itong whitish na kulay na surface na gawa mula sa kanilang tumigas na laway. Dahil maliit lang ang mga edible nest swiftlet, ay maliit lang rin ang pugad ng mga ito. Kadalasan silang makikita sa mga kuweba at sa mga lokasyon na hindi gaanong nasisinaga ng araw para masiguradong safe sila mula sa mga predators. Ang pugad ng edible nest swiftlet ang main ingredient para sa bird's nest soup na isang Chinese cuisine. Pinaniniwalaang may health benefits ito para sa kidney, plema at iba pang kondisyon. Dahil dito, isa ito sa pinakamahal na animal products na binibenta sa commercial market. Ang isang kilo nito ay nagkakalaga ng mula 200,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Ikaw, alin sa mga bahay na ito na gawa ng mga hayop ang bumilib ka? Comment down below. So once again, this is Clark TV. See you sa next video. 10 kakaibang tao na may kapangyarihan. Sino-sino kaya sila at anong kakayahan ang meron sila? Ma-Xian Gang. Si Ma-Xian Gang ay taong immune sa electricity o hindi tinatablan ng kuryente. Nadiskubre niya ang talento na ito noong siya ay 16 years old. Sinubukan niyang ayusin ang kable ng isang power supply pero nakagulat, hindi siya nakuryente. Bukod sa pagiging immune, kaya niya rin magpailaw ng isang lamp o bumbilya.